This is Christina Gamboa, and narito ako ngayon para sagutin yung tinatanong sa akin ng mga tao. Madalas kasi nilang tanongin kung ano daw yung negosyo ko. Hindi naman to networking. Sabi ko sa kanila, hindi rin direct selling o ano paman. Alam niyo po kung anong tawag ko po sa negosyo ko? Ang tawag ko po dito is attitude business. Yes, attitude business po. Dito po kasi sa negosyo nito, kahit saan pa mang negosyo, kahit ano pang negosyo yan, kahit ano pang hanap buhay mo, anong ibinibenta mo, anong ino-offer mo, anong services ang ibinibigay mo sa tao, it's all about attitude. Bakit po? Kapag ka nagsimula ka kasi sa kahit anong negosyo, anong dapat pag-uugali ang meron ka doon? Dapat po positibo ka doon sa bagay na yon. Pagkatapos mo yung desisyonan, maganda po sa bagay na yun is positive ka. Ibig po sabihin ng positive ka, alam mo sa sarili mo na magbibigay ka roon ng panahon, magbibigay ka ng effort, ng lakas mo, kasama ng oras mo, at syempre pa, yung pera, yung puhunan mo dito. O kasama po yun sa ipapakita mong ugali o asal doon sa negosyo ang papasukin mo. Tapos hindi ka po kaagad, hindi po dapat kaagad na nag-expect ng malaking kita or income. Lahat po kasi ng bagay, kung gusto mo pong umani ng maganda, kailangan po magtanim ka muna po ng maganda. So yun po, isa po yun sa naging attitude ko, pag-uugali ko o asal ko sa pagpasok ko sa negosyo. Kaya hindi na po yan nakakapagtaka kung bakit sa loob ng 1 year and 9 months without experience in direct selling, on networking, online marketing, is nagawa ko po na mapagtagumpayan siya sa maikling panahon. It's because may attitude. Kahit ano po kasi gaano kaganda ang iyong company, kahit gaano po kaganda po yung inyong product, kahit gaano pa po kagaling po yung nag-mentor po sa atin sa lahat po ng aspekto ng ating negosyo, kung tayo po mismo yung attitude, ugali o asal po natin is hindi po naka-align, hindi siya naka-inline doon sa ating mission sa sarili natin na mapunta tayo sa financial freedom o makaahon po sa kahirapan o doon po sa utang na ating pinagkakautangan, wala pong mangyayari. Tayo po talaga yung foundation, tayo po talaga. At yan po is kahit gano'n rin po tayo kagaling. Opo, kahit gano'n ka pa kagaling, kadiskarte, kung yung ugali o asal po natin is hindi po maayos, hindi maganda. At the end of the day, mababaliwala pa rin po yan. Kaya kasama po ng magandang product, magandang company, magagaling na mentor, at ikaw mismo magaling ka at madiskarte, ang pinaka the best po dyan is yung attitude o ugali mo po o ugali po natin. Sabi nga po dun sa company po na kinabibilangan ko, which is lifestyle, sabi po dun 95% attitude and 5% strategy and technique skills. So tingnan nyo po dun, 95% daw po ang ugali para gumanda at nang tumakbo ng maayos at maganda ang negosyo, at 5% lang daw po dyan ang skills at ang iyong kaalaman. Yung kaalaman, skills, lahat po yan kasi na-acquire. Madali po yung makuha kung bibigyan po natin ng oras, effort, para po aralin. At ilalagay po natin siya by heart sa isip natin kung paano po natin aaralin ang mga skills na kailangan po natin sa negosyo o sa services po na kinabibilangan po natin. Pero po, yung ugali po natin, kung yan po talaga yung ugali natin at alam po natin na yan ay hindi makakatulong sa negosyo natin, yun po yung malaking effort talaga na kailangan nating trabahuhin. Kailangan po i-inline po natin yan sa sarili nating mission at dun po sa mission po ng product o ng company na kinabibilangan po natin. Diba po? Ang example po niyan, halimbawa po is, bago ka. Siyempre kapag bago po tayo, yung mga itinuturo po sa atin na strategy at technique po ng mga nauna na naging successful, maganda po yun is nasusunod po natin. Hindi po natin sila panghihimasukan kasi tayo po yung bago eh. So tignan po natin kung paano ginawa ng mga successful o mga umunlad yung kanilang negosyo, paano nila in-apply yung mga technique at strategy. Anong panahon ba yung inukol nila rito? Paano ba sila nag-focus? Tingnan po natin yon. Doon po
tayo mag-focus sa kanila. Hindi po natin kaagad-agad i-insist sa kanila yung sarili nating pananaw. Since tayo po yung bago. Kasi nakarating na po sila dun eh. Mas may alam na po sila kaysa sa atin. Kaya maganda po sa atin is yung tinatawag na teachable. Maganda po na tayo muna po yung sumunod. Sabi nga po, bago ka po maging great leader, you have to be a good follower. Opo. Isang bagay pa, kung gusto mo nga pong ikaw na sundin, kailangan po magaling ka rin pong sumunod. Kung anong tao po yung mga gusto mong makasama, dapat po ikaw ganun ka rin po. Yes, when it comes naman po dun sa product, di po po, magbibenta ka po ng panibagong product or mag-i-endorse ka ng panibagong product o nung bagong product na gusto mong i-negosyo. Maganda po yan, ang gagawin po dyan is magbibigay rin po ng time and effort para po aralin yan. Aralin yung effectiveness, aralin kung papaano po siya i-market. Hindi po basta-basta i-offer lang, inaaral po yan. Iba po kasi yung basta-basta lang, iba rin po kasi yung inaral. Kapag inaral mo po kasi yan, kapag nag-present ka po dun sa tao at gusto mo na po yung ipakita sa mga tao, madali na po sa atin na sagutin yung mga babangon po nilang tanong may kaugnayan sa product at services po na i-offer po natin. Kaya ang ugali at attitude po sa mga product na yan is aralin po natin. At one more thing, tayo din po, when it comes to product, ang magandang attitude po dyan, kung ini-endorse natin yung product, magandang tayo po mismo is user noong product. Ini-endorse natin sa tao, pagkatapos tayo hindi re-user. So, doon pa lang po, makikita na po yung attitude natin. Kumbaga, tayo muna po yung gumawa. Tayo muna po yung tumesting bago po natin ipagawa o ipatesting sa ibang tao. Sa ganong pamamaraan po, mas madali po natin itong maididiscuss o maikikwento sa kanila. Kung ikaw naman po ay isang networker na kung saan ninetwork mo po is tao. Yan, pagdating po dyan, ang business po dyan is lalong attitude. Relationship po kasi dito eh. Relationship po, tao po ang hinahanap mo. Maganda po dyan na makita po niya ikaw ang personalidad mo po. Kung ano ka, kailangan po makita po niya talaga na mabuting tao ka at mabait na tao ka. Dahil kapag kaganoon po ang nakita po nila, madali po sila makapag-decide na makipag-business partner sa iyo. In that case, mabilis pong lalaki po ang organization nyo o ang business po ninyo. What if kung maiinipin ka, madali kang mainis, madali kang magalit, hindi mo alam pakisamahan ang bawat uri at iba't ibang ugali ng mga tao? Eh samantalang tao po ang ating negosyo. So wala pong mangyayari sa iyong networking side. Hindi ka po makakapag-network sa mga tao kapag ka po hindi po natin alam mga bagay na yan. Sa isang banda naman, kapag po ikaw ay mabait, mahinahon, mapagpasensya, at palaging kalmado at positive, for sure po karamihan sa mga tao makakausap mo para po i-network, isasali po sa'yo at aalamin din po nila yung negosyo mo. Opo, ganun po yun. Kasi nga po, ulitin ko po, pagdating po sa networking, ang business po dyan is tao. Not exactly yung company, not exactly yung product. Kahit gano'n po kaganda ang company o ang product o ikaw po mismo na tao na nag-i-introduce ng product o ng company is hindi po nila nagugustuhan dahil po sa nakikita nilang negatibong ugali po natin, hinding-hindi po sila sasali. Maaaring sa ganda ng company at sa ganda ng product, hahanap po sila ng ibang tao na pwede po nila nasalihan o ibang tao na mag-i-introduce sa kanila nito. Pagdating po doon, tayo po ang siyang matatalo. Hindi po lalaki ang ating organisasyon. Kaya pagdating po dyan, ang bottom line, attitude at ugali pa rin po natin ang manginibabaw. So networker ka man, product endorser ka man, nag-endorse ka ng product, o kahit ano pa, kahit ikaw po ay anong tinatawag dyan, yung mga nag-aano ng bahay, kahit yung nag-aano ng mga bahay, tinatawag na real estate agent, kahit real estate agent ka pa, lalo pa sa real estate agent, kailangan po dyan, mabait ka po sa tao at mapagpasensya. Nagbibigay po tayo ng mahabang panahon sa kanila. Ang bottom line po talaga, lahat po ng klaseng business, kahit ikaw pa po yun ang pinakamataas o ikaw yung nasa pinakamababa, napakalaking factor po para mapaunlad ang iyong negosyo kung ikaw po ay mabait.
So, attitude, business po ang tawag sa bawat negosyo at ang negosyo ko po ay attitude, business.